James. Ayan. So, in Habakkuk chapter 3, verse 7 to 19, kahit hindi mabunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin, siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Ito'y sinasabi ni Habakkuk. Namo si Habakkuk may pinagdadaanan pala. Parang pwedeng mawala yung joy niya. Pwedeng malungkot siya. Ano ba to? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Kala mo ikaw lang, even sa istorya ng Bible, may pinagdadaanan sila. Pero yung kagalakan nila, kahit meron silang pinagdadaanan, pero yung galak nila, sila alam nila, kasama nila ang Panginoon. So, everything was going wrong for Habakkuk. Ano ang sabi niya? Magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang tutulong sa akin. Sinong gusto ng ganun? Nagagalak ka pa rin kasi alam mo, kasama mo ang Panginoon. May pinagdadaanan ka man, pero andyan ang Panginoon. May galak ka pa rin. Hindi ka nagagalak dahil may problema ka. Nagagalak ka dahil may kasagutan ang problemang pinagdadaanan mo. Amen? Kasi ganun tayo eh. Hindi parang yung sinasabing rejoice. Rejoice! Ibig sabihin, nagagalak ka na dahil yung breakthroughs mo, andyan na. Yung healing mo, andyan na. Yung restoration mo, andyan na. Yung freedom mo, andyan na. Yung deliverance mo, andyan na. Nagagalak ka. Nagagalak ka. Hindi yung parang, may problema ako. Bakit pag umiyak ka ba, may solusyon ba? Ang gawin mo is magalak. Magalak ka na yung problema mo ngayon na, kaya yung problema mo sa anak mo na alam mo may yung maganda ang future ng anak mo na hindi pwedeng agawin ng sino man. Ano sa kahit na bankrupt ang negosyo mo na alam mo ikaw ay makakabalik. Kahit na walang ani, alam mo next year aani ka. Exceedingly abundantly, di ba? Kahit limited ang kita, I will rejoice in the Lord always. Sabi niya, I will rejoice in the Lord always. Hindi sinabing sometimes. Frequently, hindi. Always. Sabihin natin, rejoice. Always. Ayan, kailan nagre-rejoice ka? Hindi pag pumunta ka dito, pumasok ka dyan sa entrance ng New Life Southwoods, malungkot ka. Hindi, pumapasok ka pa lang dyan sa entrance ng New Life Southwoods, nakikita mo na yung miracle mo. Masaya ka na. Masaya ka na na alam mo, there's something na miracle na mangyayari sa buhay mo. Hindi parang, malungkot ako kasi hindi, papasok na naman ako. Hindi, nagsasaya ka na. Dahil yung magalak ka na. Nagagalak ka, uy, may babati sa'yo, nakangiti sa'yo. Di ba ang ganda yun na nakasimangot ka, pero yung usher ngumiti sa'yo? Natuwa ko kay Santi, nakikinig ka siya kay Pastor James eh, yung baby. Natutuwa siya kahit di niya naiintindihan. May joy siya. I will not feel. Kasi kung i-base lang ni Habakkuk na nakikita niya at nararamdaman, ang laki ng problem niya, madidepress lang siya. Kung nakasimangot lang si Habakkuk, oh nga, may problema ako, nadidepress na ako, na-stress na ako, napapressure na ako, anong gagawin ko? Pero sabi niya, magagalak ako kasi kasama ko ang Diyos. God is with me all the time. He is with me whenever I go. May joy ka, hindi, kasama ko ang Diyos. Hindi, nagagalak ka, masaya ka, nakangiti ka. Kasi alam mo, may solusyon ang iyong problema. Ito ang sabi niya, gaano man kalaki ang problema aking kaharap, yet I will rejoice in the Lord. Yet I will rejoice in the Lord. Sino nagre-rejoice dito? Nagre-rejoice ka na. Nagre-rejoice ka na makukuha mo na yung matagal mo nang hinihintay. Magre-rejoice ka na yung desire ng puso mo. Nagre-rejoice ka na dahil alam mo yung problema mo, God is in control. Alam mo, God is working behind the scene. Nagre-rejoice ka na. Kasi pag nagre-rejoice ka, di ba?
Maganda yung nagre-rejoice ka. Kasi ibig sabihin, nagpapasalamat ka na sa darating na milagro ng nagagawin ng Panginoon sa buhay mo. Healing, promotion, increase. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Gusto kong sabihin sa'yo, mag-rejoice ka na. Hindi pa tapos ang 2024. Be excited! Excited ka dapat na nandyan na. Yes, Lord, andyan na. Sino excited? 2 months na lang for 2024, pero hindi pa tapos ang taon. Mag-rejoice ka na. He was saying, even I'm not seeing increased delay, medical report hasn't improved, I'm not going to fall apart. Hindi ako susuko, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Habang humihinga ka, don't quit. There is hope. Kanino? Kay God, kay Jesus. Hanggang humihinga ka. Di ba nga, minsan yung comatose nga eh, naminiwala ka, nagigising siya eh. Kasi naririnig mo pa eh. Sino niwala dito na habang humihinga ka, ikaw ay may pag-asa? I-focus ko pa rin ang isipan sa mga magagandang bagay. Buhay ako, humihinga. Sino humihinga rito? Ay parang hindi lahat. O sige, isa pa. Sino yung buhay dito? Yes. Alam mo, humihinga ka. Nagising ka sa umaga. Pasalamatan mo yung mag-rejoice ka. Kaya nga, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Rejoice. Masaya ka. I have purpose. May magagawa pa akong mabuti sa kapwa ko. May purpose ka pa. Wala sa edad dyan. Tanda na ako eh. Pero may purpose ka pa. May gagawin pa ang Panginoon sa'yo habang humihinga ka. Good things are coming my way. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Binigyan ako ng Diyos ng mga taong mamahali at mga taong nagmamahal sa akin. May mga nagmamahal sa iyo. Huwag mo sasabihin, walang nagmamahal sa akin. Meron. Hindi mo lang nakikita. Pero gusto mong pakita sa iyo. Alam mo, may nagmamahal sa iyo. Jesus loves you. Mahal ka ng Diyos. When you think about the best day of your life, what day would it be? Yung ba yung araw na kilala mo yung lifetime partner mo? Or the day you were married? Paano pag hindi na kayo? Hindi na matagal na kayo. Yung sparks ba, ganun pa rin nung una mo siyang sinabihan ng oo, ng yes? O kaya, the day your child was born, nagkaroon ka ng apo. Sino yung, di ba, mas masaya tayo pag may apo? Sino yung mga apo dito? Yes, di ba? Ang sarap magka-apo, di ba? Kahit na, sabihin mo parang gusto niyang makikipaglaro, nakikipaglaro ka pa rin. O kaya, the day you find out you were cancer-free. Parang sila Jen, si Ting Calvo, si Ate Lou, na free sila, masaya sila, na magaling. The day you move in that new house, you had an accident, total crack car mo, pero buhay ka. Kapag naisip mo ang mga araw niyo, sigurado magiging masaya ka at magpapasalamat ka sa buhay mo. Those were great days. Pero gusto mo bang malaman what is the best day of your life? The best day of your life is today! Today! The best of your life is today! Today! Today, nakasama nyo ang pamilya nyo. Today, may breakthroughs ka. Today! Hindi kahapon, hindi ka bukas. Today! Yung blessing na matatanggap mo, today! Yung pagpapatawad mo, today! Not tomorrow, not yesterday, it's today! Your healing is today! Your freedom is today! Kaya this is the day, today. Today, kailangan masaya ka. Kahit may problema ka. Sabi mo, today. Yan. Paglabas mo palang dyan today, makaka-receive ka ng blessing. Siguro, sasabi mo, today. Minsan, kailangan mo magkaroon ng revelation. Today. Today. Hindi mo malaman,
may mga tagal nang may umutang sa'yo, binayaran ka today. Yung transaction mo na hinihintay mo, today. Sining gusto, excited ako, today. Yung promotion mo, today. Yung bonuses mo, today. Yung increase mo, today. Wow, today. Grabe, no? Sige, bago ba? Ano? God has given us another day to be alive. Another to enjoy our family. Another day to see a sunrise. Another day possibility to pursue your dreams, to go after your goals. Kung minsan we allow the pressure of life that keep us from enjoying this day. Diba? Minsan if yung ano natin, like traffic, papasok na naman ako, makikita ko na naman yung boss ko, andyan na naman yung professor kong terror, hindi naman si Ella, yan. Mabait si Ella. Yung kapitbahay kong bully. Ang iniisip natin ng araw na ito ay isang ordinaryong lang. Pero walang araw na ordinaryo. Every day is an extraordinary day because of your life. Because every day is a gift from God. Every day is a gift from God. Wow, what a revelation. Every day is a gift of God. Kailangan masaya ka. Lumulundag ka. Yes, Lord! Kaya naman akong saluhin na asawa ko eh. James chapter 4, verse 14. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. Ang buhay ay parang usok of vapor. Andito ngayon, maya-maya wala na. 100 years from now, lahat tayo wala na. Kung naiintindihan lang natin ang halaga ng bawat araw, sigurado pipiliin natin maging masaya sa bawat araw. Itong narinig niyo itong message na to, every day, every hour, every second, kailangan masaya ka. Nagre-rejoice ka na. Nagagalak ka na. Hindi mo hayaan ang mga maliliit na bagay na ma-upset ka. Each day you will be more caring to people. Acts 20 verse 24. But none of these things move me, neither count on my life dear unto myself. I want to finish my course with joy. Sinong gusto ma-finish yung course niya with joy? Diba? And the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. You will finish your course with joy. Pero ngayon, serve ka lang, pero may joy ka. May testimony kami. Meron, nung nasa Alabang kami, ang ministry namin, mission and outreach. So meron kaming kaibigan na nagsusupport sa amin pag nagmi-mission kami. So may nagkasakit siya. May cancer siya. Parang binigyan na siya ng tanning. May ilan na. So, every time magbi-mission kami, sasabihin niya, Pastor, may mission ba? May sakit na siya, ha? Yung pa rin yung heart niya na mag-preach ang gospel sa buong mundo. So, sabi niya, Pastor, ano? Eh, nalaman niyang meron kaming mission. Pumunta kami sa bahay niya. Sabi niya, Pastor, punta kayo sa bahay ko. So, nung nakita namin, sabi niya, Pastor, seed ko sa mission mo. Kung kami, ayaw namin tanggapin. Kasi nakita namin itsura niya eh. Pero sabi niya sa amin, nung ano nga napaiyak ako, sabi niya, Pastor, tanggapin mo to. Kasi ito lang yung pwede kong maibigay, maitulong ngayon para ma-spread ang good news ng Panginoon. Parang, wow! Parang ayoko! Parang, may sakit ka. Tapos, ganun pa yung sasabihin mo. Parang nakakaano, di ba, nakakadurog ng puso. May sakit na siya, may pinagdadaanan siya, pero yung joy niya na may spread yung good news. Di ba? So sabi namin, nung kinuha namin, at siyempre, nakawahan na namin, namala naman siya, pero gusto kong sabihin, she was able to finish her race strong that she will have many crowns in heaven. Ang dami niyang crowns sa heaven. Eh, yun yung pinaka-joy niya na napareceive siya. Minsan mahirap, di ba? Pero kailangan mong tanggapin para siya mismo ma-fulfill niya yung joy niya.
kahit na sabi mo, kami yung naggumawa nun, pero isa lang yung aming reward. Reward niya yon na maraming soul, Ama, ang nakita namin, nakita niya sa heaven. Amen?